Eto na naman po si Ma'am Che. Dahil po malamig sa labas, sa halip na ako'y maglalaba ngayon. Pagkagaling sa trabaho, maglalaba sana ako. Ay, 42 degrees. Napakalamig po. Kaya, inaatake ako ng allergy ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako gumagaling yung ubo ko. Pero so far, maganda-ganda na ngayon ang feelings ko kasi kahit papano, nawala-wala. Yun nga lang, pagdating sa trabaho, ay nako, hina-atake ako ng allergy. Napaka-dusty sa taba. Okay ngayon, dahil naubusan po ako ng tinapay, maggagawa po ako ng tasty bread. Subukan natin. Susubukan ko yung bagong oven ko. Ito siya oh. So ito guys, sinanda ko na po yung aking oven. Tinanggal ko na yung mga kalat. Teka, tingnan muna natin kung meron siya diyang problema. Okay. So mamaya ipipreheat natin siya tapos sa 360 Fahrenheit 30 to 35 minutes natin isasalang yung tasty bread. So ito guys, ito po mga gagamitin natin para sa paggawa ng tasty, yan, spatula at saka malaking bowl. Tapos dito ko lalagay yung tasty ko. Isang kain lang naman yan. Tapos ito lang mga sangkap na gagamitin ko. Ito ay soft margarine, soft butter, margarine. Andito na po yung asukal. Ito po yung all-purpose flour. Iodized salt, isang itlog, gatas, rapid yeast, at saka bread flour. Paghahaluin ko, pagsasamahin ko po yung bread flour at saka all-purpose flour. Kasi ganyan ako pag gumawa ng tinapay, magkahalo yung all-purpose at saka bread flour. So guys, magpapainit po muna tayo ng isang cup ng lagay po muna natin yung mga gagamitin. Isang cup po, hanggang dito ang isang cup niya ay ito po. One cup nakalagay, one cup. Magpapainit po muna tayo ng konti sa microwave. So one cup lang po. Maganda ang carnation dito sa Vegas. Ibubuksan mo lang ng ganon. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng. So, one cup. So, ito mamaya panghaplas. Panghaplas sa tinapay. Okay? Hindi na po natin kailangan mag-knead ng marami. Ganon-ganon nilang natin yan. No need. No need. No need to need. O, ito po siya, ha? Sadali lang, ha? Papainitin ko muna siya sa microwave. So, ito guys. Ilalagay na po natin ang 1 cup na warm milk. Ayan. Mas maganda yan, warm milk. Okay. Tapos, ilagay na po natin yung itlog. Isang itlog lang po, isang large egg. Tapos, sugar po, 1/4 cup. Wala akong 1/4 cup dito. So, ito 1/2. Hahatiin ko na lang. Ilan ba to? 2 tablespoons. So, hatiin ko na lang yung 1/4 cup na. Hindi ko makita, wala tayo. So kalahati ng 1/2 is 1/4. Tama ba yun? Turuan mo nga ako, Lening Lugaw. Ano nga ba yung kalahati ng 1/2, 1/4? So yan, isama na natin. I-mix po natin. Ayan. Hintayin natin matunaw ang asukal bago natin siya lalagyan ng all-purpose flour. Okay. Okay.
yung asukal natin. Ito ay milk tasty bread, okay? So ngayon, lalagyan na po natin siya ng all-purpose flour. Okay, barabay lang po. Guys, ito'y pangkain lang. So, kalahati. At kalahating cup yung kanina. Tapos ito naman ay 1 cup. Tapon. Tingnan natin kung tama. Kailangan pantay siya. Ayan, okay na yan. Okay na yan. O, yan, kalahati. Tapos kalahating bread flour naman. Siya paghahatiin natin, paghahatiin natin 'yan. Kalahating all-purpose flour at saka kalahating bread flour. Ganyan po ako gumawa ng tinapay, laging may kasamang bread flour. Yan. So, 1.5 cup na all-purpose flour at saka 1.5 cup na bread flour. Yan. Hindi na po natin sinala. Hindi na po natin, yan naman ay ininid naman po. Tapos ngayon ay lalagyan po natin ng 2 1/4 teaspoon na yeast. Okay, tingnan natin kung anong sukat nitong yeast na to, na isang pack. Ano ba naman itong gunting ko? Ayan, tingnan natin. Ito ay 1 teaspoon. So, 2 1/4 teaspoon na yeast. Eksakto lang pala to. Ang isang ano nito, 2 1/4. So, okay na siya. So, tapos, salt. 1 teaspoon. Pero parang naalatan ako sa 1 teaspoon na salt. Yan. 3/4 na teaspoon na lang ang nilagay ko. Parang masyado nang maalat yun. Yung ngayon, haluin natin. Haluin natin hanggang siya ay mag-form. Tayo ay hindi professional, mga kamama. Ang mga pinagkikita kong video sa inyo ay lutong bahay lang. Hindi ko po purpose na magtinda o ano. Ito ay para kain lamang. So, ayan. Hindi ko na siya kailangang inid. Ito na lang spatula ang pinakaano niya. Three cups din eh, all purpose flour. Yan, mamaya yan ay magpo-form na. So ito guys, hindi po tayo nakatiis. Ininid ko na po ng gumamit na po ako ng okay, ganyan lang po, konti lang. Tapos tatakpan po natin siya. Paalsahin po natin siya. Rest for 20 minutes. Tapos mamaya after 20 minutes, lalagyan naman po natin siya ng margarine or butter. Okay guys, after 20 minutes, okay muna natin yan dyan. Lagyan na po natin siya ng 1/4 cup na butter. Yan. Soft butter po yan. Tsaka natin, mamasahin. Nagkimono na ang lola. Malamig talaga. Kahit nasa bahay lang, malamig.
hirap na ito. Hawak-hawak. Ang luwag naman kasi nitong gloves na gamit ko. Grabe ay. Pwede lang ako magano. May sugat lang kasi yung mga daliri ko. Pagtaglamig kasi dito. Ang mga daliri ko, yan. Nagbubuka ko. Nagsusugat. Yan ang sakit ko rito sa Vegas. Pagtaglamig. What's up mga mama? Ito na po ulit tayo. Balik na po tayo. Nakapaghilamos na po tayo, nakapagbihis na ng iba ng pambahay at malamig po. So itutuloy na po natin yung ating ginagawang tasty bread. Hahatiin ko siya. Titingnan natin kung magagawa ko ng ubi bread yung kalahati. So guys, gagamit po tayo ng malaking chopping board para sa pagmamasa ng ube, ng tasty bread. Tapos ito, gagamit po tayo ng, ito na po, may rolling pin na po tayo. So ito guys, ito na po ang resulta ng halos kalahating oras din yan. Pans natin para yung gas niya ay lumabas. Tingnan natin kung pwede na siya. Okay na to. So, gamit tayo ng uli na ating mahiwagang gloves. Natin siya dito. Kailangan masahin uli natin. Nakaisang oras na yan. Ito lang. Pangit yata yung aking yeast na ginamit. Instant, ano yun eh? Rapid dry yeast yung ginamit ko eh, pero yung pa rin ang ganun pa rin ang lumabas. Bagay, tatlong cups lang naman to eh. Kaya ano bang inahasahan natin sa tatlong cups na to? Pero kailangan masahin pa rin natin. Isang kamay lang. Ay na yan. So ito guys, hatiin natin siya. Kasi maliit lang yung ano ko eh, loaf pan ko eh. So lagay po muna natin ng kalahati dito. Ayan. Pang-pizza na ito. Mag-pizza na kaya ako.
natin siya ng pagano'n. Yan. Saka natin ilalagay dito. Ngayon, naisip ko, bukas ko na lang po ito, lunutuin, matutulog na muna tayo. So, 20 po, mga 8 hours natin siyang palsayin. So guys, ito, bumili na lang po ako ng ubi halea sa store. Kasi yung ginawa kong ubi ay inamag na po sa katagalan. Eh, ako ba naman ay tamad na tamad. Okay, pasayin po muna natin. Bukas na yan lulutuin. Okay, itsura niyan. Gyan natin ang plastic. Kain naman ng kapalpakan. Lagay ko po siya sa oven. Paalsahin po natin. Pag ito hindi umalis sa bukas, ay kay naman na palpak yung aking nabiling rapid rice na tawag nun yeast. Okay? So, ito naman ngayong isa ang titirahin natin. Lalagyan natin ng ube. Masarap kaya to, tikman ko nga. Galing pa sa rep ang ube. Masarap pa yung luto ko eh. Kaso, wala sa oras yung pagluluto ko eh. Nagluto, nag-desisyon ako magluto eh. Hindi ko naman nagamit. Hindi ko rin nakain, kaya tinapon ko lang, sayang. Ako minsan pag nag-iisip ako, nang magluto nito, ganito. Wala na. Bago tatama rin naman. Damihan na natin para masarap. Masarap talaga yung lutong bahay kaysa sa mga ganitong nabibili mong ano. Sarap talaga yung ikaw ang nagluto. Maganda pa naman yung ubi na naluto ko. Talagang ubing-ubi. Kita nyo yun guys, diba? Nung nagluto ko nung New Year ng, tawag nun, butche. Ilagyan ko ng ube, kaso dahil malambot ang ube na niluto ko, lumambot din yung butche. Kaya hindi ko na tinuloy. Damihan na natin para masarap. Ay, napa. Nahiwai. $4 din, are. Yung niluto ko, mahal yung niluto ko eh. Dahil yung niluto ko yung $4, halos $5 yung ubi na yun, wala pa yung sangkap. Bumili ako ng condensed milk, bumili ako ng tawag nun, bumili ako ng pangsahog baga, inabot din ng $10 yung bago di rin naman nakain. So tama na yan siguro. Ang masasabi ko lang sa ubi na to, hindi masarap. Mas masarap pa yung excuse me, ubi na sorry guys, ubi na. Yan, iro-rollo na po natin siya, guys. Mukhang mas malaki pa to sa... hanihin natin. Pantayin natin. Yan. Tapos, hihiwain natin siya.
Yan. Ganyan pong gagawin natin. Yan, ganyan. Kukuha lang po tayo ng paglalagyan niya. So to guys, pinahidang ko ng tawag nun, pahid eh. Inisprayan ko ng margarine, yung spray ng margarine, pero mukha na namang palpak. O yan, punasan na lang natin. Tama na yan. Tapos, ganitong gagawin natin. Lagay natin yung sa gitna. Yan, yung malalaki sa gilid. Yan, ganyan. Upang apat lang ang kasya. Yan, ganyan. Okay na yan, ganyan. So, palsahin po muna natin siya. Lagyan natin ng plastic. Bukas na uli ang ano niyan. Ayan, bukas na uli ang kanyang salang. Ayan. Tapos ito, pag-iisipan ko anong gagawin ko dyan. Dahil may sobra po tayo, ay i-rollo natin uli siya. Yan, ganyan. Iwaan natin, iwaan lang natin siya ng ito na siya guys. Umalasan na po. Ito yung ubi roll ko. Tapos ito yung tasty. Ganyan ang labas. Hindi ko alam ba't ganyan ang tsura. Konti lang. Tapos...
Ayan, tingnan nyo. Lagyan natin ng palaman. Masyadong matamis yung kape ko. Matamis din yung ube na ginawa ko. Ayan. Siyensya na, hawak ko yung camera. Nanonood po tayo ng video. Yung mga kinurakot nilang mga alahas ni Imelda. Ngayon yung sinusubasta nila. Wala naman silang patunayan yun na ilgaten eh. Yun ay mga collection ng mga Marcoses. Kinuha ni Coricum. At ngayon sinusubasta na. Kainaman na. Laking pera din yun. Okay guys, talk to you later. Ayan na siya. Ayan. Lambot naman eh. Oh. Maganda. Maganda.